Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw. Nakakalakad na ang mga pilay. At nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa.
Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. 19 days. 19 days na lang Pasko na. Hindi ko alam kung tayong mga matatanda ay meron pa rin puso ng batang na-excite sa atin. No? Alam nyo, ang araw na ito ay napakalaga para sa mga bata. At tayong lahat ay minsang naging bata. December 6, kapistahan po ngayon ng isang santo na pinaghanguan ng isang sikat na Christmas character. Santa Claus. Ang mamang may balbas na puti na nakapula. Kanino hinango ang karakter na ito? Sa isang obispong santo na ang pangalay San Nicolas. Siya po ay tunay na tao. At yung pagiging mapagbigay ni Santa Claus, doon hinango sa kanya. Sapagkat si San Nicolas ay hindi lamang lumaban sa mga nagpasimula ng tinatawag na Arianism, isang maling pananampalataya. Ano yung Arianism? Ito'y paniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang. Nilabanan sila ni San Nicolas. Pero hindi lamang siya magaling sa debate, hindi lamang siya magaling sa pagsasalita, sapagkat si San Nicolas na obispo ay nakilala sa kanyang pagiging mapagkawang gawa. Kaya yung mga kwento tungkol kay Santa Claus, galing yon inspired by St. Nicholas. Dalawang bagay. Una, si San Nicholas, ayon sa kwento, mahilig maglagay ng mga barya sa sapatos ng mahihirap na tao. Kaya doon kinuha yung paniniwalang si Santa Claus naglalagay ng regalo sa mga medyas. Mapagkawang gawa. Yung kantang, "You better watch out, you better not cry." Kung titignan natin sa ating Kristiyanong pananampalataya, yung panawagang huwag na kayong malungkot. Ang panahon ng Adbiyento ay panahon ng pag-asa. Hindi si Santa Claus ang darating na pinaghahandaan natin, kundi ang Panginoong tagapagligtas natin. Sapagkat si Kristo ang sabi ng unang pagbasa, ang siyang papawi sa bawat luha ng mga tao. Papawiin niya ang pagod, ang gutom, ang hirap ng mga tao. Pero paano ginawa ni Kristo yon? Nang siya ay nagkatawang tao. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paano pinawi ni Kristo ang lungkot, ang gutom, ang takot ng mga tao. Hindi sa mga pangakong paasa lang. Hindi sa matatamis na salita lang. Hindi sa magagandang ideya lang na hanggang dito lang. At hindi naman nararamdaman. At hindi naman nararanasan. Sapagkat katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, pinawi ni Kristo ang gutom, ang pagod, ang luha, ang paghihirap ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinatawad ang mga nagkasala. Pinakain ang mga nagugutom. Alam mo ninyo, yung ating feeding program na I Thursday dito sa Quiapo, tuwing Webes ng umaga, nagugulat yung mga kaibigan ko pag tinatanong nila, ilan ang pinapakain nyo? Noong Marso, nagsimula tayo, 63. Ngayon, laging 400 plus na ang ating mga pinapakain.
May mga nagtatanong, hala, paano yan? Dumadami na. Pwede ba? Huwag mong gawing problema ang mga taong natutulungan mo. Huwag mong gawing problema ang dumaraming pagkakataon na binibigay ng Diyos sa iyo. Kaya ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Panginoon, ang dami nito. Saan tayo kukuha ng tinapay na ipapakain sa kanila para magkasya sa kanila? God will provide. Binigay ng Diyos ang kailangan ng tao. Pero anong sabi sa ating bandang huling bahagi ng ebanghelyo? Iniabot niya ito sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Maliwanag. Ibinigay niya sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Huwag kang sakim. Huwag kang gaman. Huwag kang madamot. You are blessed to become a blessing. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, yung simpleng kantang Pamasko, kaya huwag kang madamot para bigyan ka ni Santa Claus. Hindi si Santa Claus ang bida ng Pasko, si Kristo. Sapagkat ang ibibigay ni Kristo, hindi lang kaligayahan mo sa mundo, kundi ang kaligtasan ng buhay mo. Araw-araw, naghahanda tayo. Araw-araw, nagbibigay tayo. At huwag nating kalilimutan, araw-araw, binibigyan tayo. You are blessed to become a blessing. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang maipagkakaloob niya sa atin. Ang atin pong itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito nga, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya sa sarili sa maraming tao, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging na sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan. Sa pagkakataong ito'y ipanalangin natin ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, krimen sa ating bansa, lalo na ang mga biktima ng mga bagyo, ng mga pagbaha sa Visayas, ang biktima ng mga lindol sa Mindanao at ang mga inosenteng namatay sa pagsabog sa Mindanao. Ipagdasal natin ang kanilang mga nangungulilang pamilya. Ipanalangin natin ang kaligtasan, kaayusan,
kapayapaan sa ating bansa. Ipanalangin natin ng mga leaders ng ating simbahan, ng ating gobyerno, upang sa pagkakaisa natin, patuloy na maghari ang kapayapaan ni Kristo sa ating bansa. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo po sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo po ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga inosenteng biktima ng pagsabog sa Mindanao, ang mga namatay sa iba't ibang trahedya at kalamidad, sa gera, at ang mga kaluluwa ng yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Imakulada Concepcion, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Nicolas, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo ay at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ligtas
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5 ng umaga hanggang 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, sa lalo na sa mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023 sa Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makaisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manatili po tayong nag-iingat at nagbabantay sa mga pangyayari sa ating paligid. Tulungan natin ang bawat isa na manatiling ligtas sa anumang sakunang dumarating at nangyayari sa paligid natin. At higit sa lahat, araw-araw nating paigtingin ang ating panalangin para sa kaligtasan at kapayapaan, hindi lang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat hindi lang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay din ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain natin. Kapag kayo ay nagbibigay, hindi man ito na-acknowledge ng malakasan, alam ng Diyos ang inyong mga pangalan. Malaki man o maliit, marami man o kaunti, ang mahalaga ito ay nanggagaling sa pusong mabuti. Ang Diyos na po ang bahalang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,